Thank you, sis. Ito yung tanong ko kay Bro Manny. Speaking of negative and positive tayo kanina, no? Yung ano po ba yung point of view ng sa philosophy at saka psychology side nung ano yung high blood, ano? Pag na-high blood yung tao, halimbawa, example is yung isang tao walang sakit, no? Wala naman siyang history na sakit, na merong sakit sa puso or sa high blood. Pero po pag sa halimbawa sa stress sa trabaho or sa bahay, tumataas yung blood pressure pag na stress or may nakaaway, tapos minsan may mga taong like example, isang example, ano, merong matandang babae, wala naman siyang history na sakit, pero nung pinapag-speech siya doon sa harap ng marami sa barangay, dahil sa takot niya na anong i-speech niya, sa excitement niya, hindi na nakaabot ng sa stage, namatay, na-stroke, namatay. Ano po ba ang point of view niyo diyan sa ano po ba ang point of view ng philosophy at saka psychology, yung transfer ng stress na yun kapag sa katawan, at sa paano po, you know, yung ganun na ano, no, ganun na sitwasyon? Opo. Very good question po, Brother Ryan. Hindi ko po masagot ng diretsahan po yan, kasi unang-una, doon sa sitwasyon ng binanggit mo na isang babae na mag-speech sana and all of a sudden namatay dahil nga meron siguro siyang fear o yung takot na umarap sa tao, nangyayari yan. Kaya na-overwhelm yung kanyang kuan, nagkakaroon ng pagsisikip ng daloy ng dugo na yung circulation niya, kaya ano nangyayari, na-stroke o na-atake. Ang marami pong mga factors na pwedeng magiging contributory kung bakit nangyayari yan sa mental at sa biological na kondisyon ng tao, Brother Ryan. At isa yan ay yung stress o kaya fear. Lalo na pag yung stress mo ay napaka overwhelming na kung saan alam naman natin, medically speaking, na stress is a sin sa katawan ng tao, hindi lang sa katawan, pag na may epekto pati sa mental at saka psychological state po ng isang tao, lalo na pag fear at saka yung depression at saka yung anger. Napakarami po ang epekto niyan sa katawan. Kaya minsan meron tayong mga tao na high blood dahil nagalit lang. Pero kung matindi na yung kanyang pagkagalit, nagsikip na yung kanyang dibdib hanggang sa na-atake po siya. Yan o ay hindi po natin maipapaliwanag kasi wala tayong expertise sa medical condition po nung taong nakakaranas po nung ganun Pero sa a point of psychology and philosophy po, ano po ba ang masasabi niyo? Oh, well, sa psychology kasi ang basa namin diyan, nangyayari po ito sa buhay ng tao, kahit sino po kahit sino po na disiplinado, lalo na kami, ako in person, Bro Ryan, aaminin ko sa iyo na may fear ako ng pagharap sa tao. So na-overcome ko itong mga bagay na ito dahil meron akong mga ginagawa na mga positive measures hanggang sa nagturo ako, hanggang sa na-overcome ko yung fear ko.
Ngayon, kung sasabihin natin ano ba ang take ng psychology dito sa mga ganitong sitwasyon sa buhay natin, eh, these are abnormal things na maaring mangyari sa atin at nakakapagdulot po kasi ito ng neurosis at saka minsan naapektuhan yung medical conditions o health conditions natin eh. Natural po ito, normal po ito nangyayari ng mga ganito, bro. Yung about fear naman po, bro Manny, ano po ba ang take nyo sa salitang the greatest fear is fear itself? Kayo po. Pakiulit nyo po, bro Ryan. Yung di ba alam mo yung phrase na sinasabi nilang the greatest fear is fear itself. Okay. Alam mo ba ang take niya dyan? The greatest fear is fear itself kasi ang fear po kasi is the uncertainty of things that we are not sure na it will happen eh. Kasi pag sinabi kasing fear, ito ay isang mental state na kung saan hindi natin kayang harapin yung mga bagay na mangyayari sa atin. Kaya nga fear po eh. Kaya nga ang psychology enumerated many types of phobias or fear. Pero in reality, fear is only the creation of mind. Maybe because there was some experiences before na kung saan nagiging dahilan kung bakit natakot ang isang tao. Kaya nga, mayroon mga taong, kung halimbawa, may experience sila na sila ay namaltrato ng bata. So itong experience, past experiences na ito ay dadalhin nila sa hanggang sa kanilang pagtanda, it will generate fear. Kaya every time na meron silang nakikita ng isang bata ay minamaltrato ng magulang, nagkakaroon sila ng fear or phobia. At ngayon, masasabi ba natin na ang fear, the greatest fear is fear itself? Opo, kasi you are trying to create something na hindi po nangyayari eh. Hindi po nangyayari. Ang fear kasi po eh, hindi po natin kasi alam na pwedeng mangyari sa atin. Pero in reality, we are trying to prefigure na mangyayari yan sa atin. Kaya nga tawag namin po dyan ay phobia. Phobia po. Fear is a phobia. Yun lang po ang para sa akin, Brother Ryan. Okay, salamat po. Salamat, Bro Manny. Okay. Thank you, Bro Ryan. Parang katulad yan nung nagpa-vaccine kami, Bro Manny. Ano? Yung kasunod ko na siguro, yung kasunod ko na lalaki, kasi binibibi yun eh, bago ka isalang doon, para bago ka turukan. So nung parang twice na binipi. Nung binipi kami na hindi pa kami natuturukan, okay, normal yung kanyang BP. Pero nung nandun na kami sa room o yung area ng vaccination, aba magkasunod kami. Pagkatapos ko, tapos siya, hindi siya tinurukan. Kasi binipi siya bago pumunta doon sa magtuturok sa kanya, tumaas yung dugo, naging tutoy. Sa sobrang takot. Takot. So pinagpahinga muna siya, pinakalma hanggang sa ayun. Kaya 'di ba yung kaya marami nagiging cause ng yung takot. So, ang unang naaapektuhan nito yung
yung presyon ng dugo natin, 'di ba? So na pwedeng magdala sa atin ng yung syempre delikado na 'yung pagkagayon, yung biro niya nagto-20 sa sobrang takot, 'di ba? So ngayon po last, okay lang kahit na siguro tayo mag-OT. Bro ay bro. Sisteris, ayan. Siguro maganda kasi yung ano nito. Maganda yung i-share niya. So para sa ating last sharer, si Sisteris. Where na you? I'm here. Narinig niyo ako, sis? Yes, Sisteris. Loud and clear. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakinig lang talaga ako sa mga pinag-usapan ninyo. Mayroon kasing ako si share dyan eh. I hope hindi niyo ako maano. Sige lang po. Sige lang, sis. After ni sis, ako magtanong, may tanong ulit ako kay Bro Manny. Sige. Okay, thanks. Sis, go ahead. Yes, okay. Di ba nagsabi tayo is what's going on around the world na? Chaos everywhere, virus everywhere. Tapos hindi na natin alam kung anong gagawin. Lahat na, nandun na, stress. At saka wala ng trabaho. Nag-ano na, yung complicated na in other words. When I was in Medjugorje, si Mother Mary talaga, meron talagang warning sa ating lahat. Then back, dahil kasi busy-busy natin sa kamunduhan, tayo naman talaga yan eh. Sabi niya, my children pray. Pray and fast. Because the devil has a plan. A plan na ano daw, sisirain daw niya yung nature. Pero hindi niya sinasabi what, anong ibig sabihin. Yun lang sabi niya, pray and fast. Kasi long time ago, sa Medjugorje kasi, may gera yan, 1991. Hindi siya nagsasabi nga, labanan natin siya, yung enemy natin nga spiritual na through guns. Kasi hindi tayo mananalo niyan. Kasi yung mga taong nakaharap natin, ginamit lang din sila ng mga evil spirit. Sabi niya sa mga tao doon na my children pray because the evil has a great plan. Pray and fast for 1 month. Yung ginawa yung mga tao na yun, na nag-pray at fasting sila, ang gagawin pala ng communist noon is to destroy the church. Kasi ang church daw sa Medjugorje ng St. James, sisirain nila kasi ang church is not worth nga maging church. Is to become, museum. So yun, nag-aware siya sa mga tao na anong plan ng mga communism. Ang nangyari, after a month, nagpakita siya. Kasi everyday naman siya, pero meron siyang sinabi after the month sa fasting and prayer, pray the rosary, sabi niya, we won the battle. So hindi niya sinabi na, I won the battle. So we won the battle. So nanalo talaga spiritually. Hindi nagko-close ang church doon sa St. James. At saka yung communist, umalis na siya sa country nila. At saka peace ang nangyari. So ngayon, ang masasabi ko lang sa ating lahat na spiritual battle naman talaga tayo ngayon. Kasi ang evil has a great plan for all of us to destroy, to banish ng mga Christianity. So, alam, pipiliin yung lang nila na hindi nila alam sino Christian dyan. So, lahatin na lang. Yan talaga yung great plan. At saka, ang gusto nila is mag-lessen yung population sa world because that is the evil plan. So, as a Christian, especially the Catholic, we knew already what is our weapons. Our weapon is our Holy Rosary. We don't allow yourself na magpa-inject tayo ng yung negative for other people. The more ta mag-collect ng mga words na negative sa other people is the more tayong ma-depress, ma-stress. Kasi, di ba, we are so fragile. Yung spiritual natin is yung kailangan pa exercise tapos mag-inject pa tayo, lalo na tayong ma-stress at saka din mag-isip din tayo na sa self mag-self pity na din tayo kasi yan pa nga ang gusto ng enemy sa atin. Di ba sabi ni Jesus Christ, do not worry. Have no fear.
So yung mga negative is all about sa enemy. So hindi natin sila makikita, pero mararamdaman natin sa sarili natin na ay magpanik tayo, mag-worry tayo. Saan naman yung mga dasal natin? Saan naman yung nag-rosary tayo? Saan naman yung nagsimba tayo? Tawag-tawag tayo ng Panginoon, pero nag-fear tayo. Oo, tao lang tayo, weakness natin yan. Pero we need to ask Blessed Mother. Ma'am, Mother Mary, please help us. Na the more natin siya iano, the more natin siya tatawagin, the more natin nililift up si Jesus, hindi natin siya ano, tawag nito, hindi tayo nag-divert. Kasi sa church, the more you love Mother Mary, the more mo minahal siya ang Panginoon. Walang diversion yan. Kasi siya yung nag-ano sa atin, nag-intercede to love Jesus more than anything. At saka, yan lang talaga masasabi ko sa atin, sa ating lahat, is pray fast and pray the rosary. Kasi, ako, before I nearly there na suicidal. Kasi nga, too much thinking ba? Yung kanang self-pity nga. O malapit na din ako mga ganyan. Pero na sa isip ko, na may nagsasabi din na it's not good. So in other words, ang konsensya mo, so sino man yung konsensya? Di yung Holy Spirit. So kaya hindi ko siya ginawa. So ang tsaka nag-isip ako, kaya pala ganun kasi self-pity. Yan ang mangyari sa mga taong self-pity ka. Akala mo, ikaw na yung talunan. Akala mo, puro ka na lang akala. Hindi pala yan lahat kasi hindi tayo nag-iisa. Remember, God is with us. Diba? Omnipotensya. So kaya hindi tayo maganyan. Kasi diba, Catholic, andito na nga sa ating lahat. So we should fight. Fight because we are born with this spiritual battle. We fight until we die. Amen. Yan lang po. Salamat sa lahat-lahat sa nakinig. And bless us all. Thank you. Yes, tama. Correct yun talaga. Correct na correct. Tama. Tama, mga kapatid. Yan. Say, thank you, Sister Riz. Thank you, thank you. So, pwede magtanong, Sis Lo? Okay, yes, lang. Oh, syempre naman. Romani, paki-unmute. Kasi, minute kita. Grounded yung ano mo, yung headset. Headphones mo. Oo. Yeah. Ulot okay muli, then ulutin mo ulit, Bro Manny, then insert mo. Insert mo ulit. Yan. Okay na po. Yan. Okay. Yan. Okay, Bro Ryan. Yung tanong ko, actually dalawa yung tanong ko. Yung unang tanong ko ay para kay Bro Manny at saka kay Bro Mel. Si ano ko lang yung wala si Bro Mel. Bro Mel, nandiyan ka. Nag-out uli eh. Mahina yung signal niya sobra. Sige. Sa'yo na lang Bro Manny, may dalawang tanong ako sa'yo eh. Okay lang. Oh, sige. Okay lang po. Yung do you believe Bro Manny, opinion mo lang ang ano sa scholarly at saka sa as a teacher of philosophy. Do you believe ba na yung fear is created by evil? Gaya nga ng sinabi ni Sister kanina na as admonished by Christ na not fear ye not for the God that we believe is greater than the God of this world. So ang fear kasi is psychological and mental state yan. So maari ba itong i-create ng demonyo sa atin? Pwede po. Kasi nasa Bible po yan. Kaya nga sabi ni Lord, fear ye not, for I am with you. So alam ni Lord na itong ini-inject sa isip ng tao ay maaaring galing sa demonyo po. Pero itong fear na ito ay maaari din pong self-creation ng isang tao dahil sa mga experiences niya in the past at saka yung mga overthinking niya about the future na maaaring mangyari po sa kanya. Katulad po ako,
Siguro hindi ko naman po may deny sa iyo, Brother Ryan, na I have fear of dying because I'm still looking at the matulungan yung mga anak ko. Meron akong takot na madisgrasya, meron akong takot na maatake ako ng puso kasi meron akong existing cardiovascular condition. Kaya nga umingi po ako ng padasal kay Sister Malut saka Bro Tio. I don't deny that, Bro Ryan. It is because I have experienced before kung paano maatake, and that experience is nagki-create sa akin yung imaginary situation na maaaring mangyari ulit sa akin yan in the future anytime. So pwede po. Pwede so po. So yung ano po niyo, Bro Manny, ang so sa inyo po, sa narinig ko, ang para sa inyo po, yung fear is not necessarily created by evil. Tama po ba? Pwede po siya. Pwede po. Na ini-inject. Pero not, hindi la. Ang ibig mo sabihin, merong sa experience or through evil, yung evil. Yan po ba yung... Kasi or, ang... Pwede po kasing i-create ng mind ko. Kasi ganun. Meron po kasing hemisphere yung brain natin, yung the flight. Ito po isang uri ng mental state na dinidiscuss ng psychology, na if you are afraid of your enemy or ng aso, ang natural tendency mo is flight. Umiwas. Yan po ay isang creation ng ating brain eh. Flight or flight. Ibig sabihin, umiwas ka kasi nga baka nga madisgrasya ka at nangyayari po yan as a paliwanag ng mga behaviorist psychology. Kung meron mga stimulus na nagkikreate ng threat sa buhay mo, ang gagawin ng brain mo is utusan yung katawan mo para umiwas dyan sa threat na iyan. Nangyayari po okay. Yan. Well, sinabi niyo po yung fear of death, ano? Yung fear of death. Natural naman. Do you think po natural lang po sa tao yan? Natural po yan. Okay. Yung tanong ko po ay ito. Bigyan kita po ng example. Narinig mo na ba yung cult ni David Brecht, yung nangyari sa Texas dati sa 1990s? Na ano po siya? Kulto po siya sa Texas tapos sa pinuntahan sila ng ATF, mga federal agents, tapos nag-giyera sila doon hanggang nasunog yung compound nila kasi sinasabi niya siya daw yung propeta. Pero ang sabi niya, malapit ako sa Diyos at hindi ako takot mamatay. So wala siyang fear of death. Ngayon, kung titignan naman natin sa history sa Christians, sa atin, marami talagang mga saint na makikita mo sa history na well, hindi sila natakot mamatay, ano? Apo. So sa inyo po as being a philosopher, as a scholarly teacher, naniniwala po ba kayo na yung mga taong yun wala po silang fear of death? Extraordinary po ba sila o Para nag-gets ko na po yung tanong nyo, meron mga instances sa buhay ng tao na kung saan he can handle his fear. Ang tawag po dyan ay courage or bravery. Ngayon, pag ang isang tao kasi po na matapang he can handle his fear kasi
Eh, iba-iba pong level po yan. Pero we cannot deny psychologically na kahit na ang isang tao ay matapang, pero deep inside him, meron po siyang fear. Meron. Kahit yung mga sundalo po na sumusuong sa gera, huwag po natin sabihin na wala po silang takot na mamatay, bagamat handa silang mamatay. Yung mga kapatipunero po natin at yung mga unsung heroes po natin, huwag po natin sabihin na robotic sila na sugod ng sugod. Meron pong mga fear of death sa mga mental states po nila. Natural po sa tao yan. Kahit yung mga Kristiyano santo na nagpapakain po sa leon, meron po silang mga fear na nag-create sa kanila. Pero because of their bravery, na-overcome po kasi ang fear because of some other factors. Kasi fear po kasi it's that an emotional state po ito. Eh, meron tayong kasabihan, sabi nga ni Plato, one way of overcoming negative emotions is positive emotions. So, no, meron mga tao exceptionally na because of their bravery, eh, sa tingin natin eh, hindi sila takot mamatay po. Ganun nga yung mga sundalo, pero deep inside them po eh, takot po mga yan eh. Meron takot po eh. Para sa okay. Akin lang. Mm-hmm. Yan lang po. Okay, back to you, Sis Milo. Salamat po, Bro Manny. Sa tanong, sa sagot. Thank you. Ayan. Thank you. Maraming salamat po. So, totoo talaga yun. Ano? So, parang kaakibat na ng tao yung pagkakaroon niya ng takot. Pero tama naman yung sabi ni Bro Manny na kung ito ay nahahandle naman ito, di ba? So by means of katulad nung ating mga santo, yung ating mga martir na talagang walang takot din na namatay at nagpakamatay dahil sa pagsunod nila sa ating Panginoong Jesucristo. It's because meron silang pinangahawakan. Kaya yung acceptance yes, na anytime pwede ako mamatay, et cetera, it's because meron kang pinangahawakan. Which is, alam mo na ikaw ay muling bubuhayin ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang kaharian. So sa ganung parte, doon natin napanghahawakan, doon natin na, yun nga yung sinasabi ni Bro Manny na nahahandle natin yung ganitong mga situation, fear natin. So, all in all, yung Diyos pa rin yung kailangan natin para ma-handle natin ito, para yung acceptance eh mas madali natin ma-overcome, para yung fear natin na ito ay yun, ma-overcome ngayon sa pamamagitan ng mga pinanghahawakan natin ng salita ng Diyos. Yun. Maraming salamat po. So, almost 10:41 na. So, maganda yung usapan. Yes, mas maganda bukas. So, yung po mga, again po, yung akin, yung pong itatopic sana bukas, siguro by next week na po. So, meron na akong ibang itatopic bukas. So, abangan nyo po ito bukas sa ating Alamin Live Q&A. So again, maraming salamat po. Thank you very much. So wala na yata si Brother Mer sa loob. Bro Manny, maraming salamat po sa ating po mga nandito sa loob ng Zoom. Bro Hilis, Bro June, Sister Riz, Bro Mon, Sis Angie, Bro Rex Aguilar, and si Bro Ryan, si Bro Imong, Sis Kit, and Sis Neng B. Ayan, si Bro Abel,
Thank you. Ito kasi nasa trabaho kaya naka-ano lang siya. So nakikinig. So maraming maraming salamat po. Bukas po muli at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. At alam po yung sharing na ginagawa po natin eh sana nakapagbigay sa atin o kinapulutan natin ng aral at inspirasyon at makapagpalago ito ng ating pananampalataya. Amen po. So, maraming salamat po. Let's pray na po para sa po.